Magandang araw mga bata. Narito ang muling pag-ere ng boses ng kaalaman. Ang Radyo Albino. Makinig, unawain at matuto sa nag-iisang boses sa likod ng pagkatuto. Radyo Albino. Magandang araw mga bata. Akong muli si Teacher Alvin, ang inyong gabay sa pag-aaral ng Araling Panlipunan. Tara at ating alamin ang saysay ng kasaysayan. Sa nakaraang aralin, ating tinalakay ang unang pangulo ng Ikatlong Republika na si Pangulong Manuel A. Rojas. Paano kaya nagpatuloy ang pamahalaan? Sino ang nagpatuloy ng kanyang pamumuno? Tara, palawakin natin ang ating kaalaman ukol sa paksang ito. Ang biglang pagkamatay ni Pangulong Manuel A. Rojas ang nagbigay daan kay Elpidio Quirino upang maging pangalawang pangulo ng Ikatlong Republika. Nanumpa si pangalawang pangulong Elpidio E. Quirino bilang pangulo noong April 17, 1948, dalawang araw pagkamatay ni Pangulong Rojas. Tinapos niya ang nalalabing panahon ng panunungkulan ni Rojas. Sa sumunod na halalan, noong Nobyembre 8, 1949, siya ay tumakbo sa pagkapangulo sa ilalim ng Partido Liberal kasama si Senador Fernando Lopez bilang pangalawang pangulo. Silang dalawa ay kapwa nanalo sa eleksyon at nanungkulan mula 1949 hanggang 1953. Sa simula pa lamang ng kanyang panunungkulan, nagkaroon agad si Pangulong Quirino ng matinding pagsubok sa katatagan ng bansa. Dulot ito ng ulat ng United States na hindi nagagamit ng mahusay ng pamahalaan ang mga tulong na salapi at kagamitan para sa pagbabagong tatag ng bansa ayon na rin sa itinakda ng Batas sa Kalakalan at Batas sa Rehabilitasyon. Ang bansa ay nasa kritikal na kalagayan sa kabuhayan, politika at lipunan nang siya ay umupo bilang kahaliling pangulo ni Manuel A. Rojas. Narito ang ilan sa mga suliranin na kanyang kinaharap. Una, pag-aangat ng kabuhayan ng bansa. Ikalawa, pagsugpo sa banta ng komunismo sa bansa. Ikatlo, pagpigil sa ginagawang panliligalig ng mga kasapi ng hook at ang pagbabalik ng tiwala ng taong bayan sa kakayahan at katapatan ng pamahalaan na nawala dahil sa malawakang kabulukan at katiwaliang nangyari noong panahon ni Rojas. Sa panahon ng Administrasyong Quirino ay pinagtuunan niya ng pansin ang pagpapaunlad ng ekonomiya sa pamamagitan ng industrialisasyon. Upang maisulong ng lubos ang kanyang programa hinggil sa pagpapataas ng antas ng buhay ng mga Pilipino, ay ipinatupad niya ang mga sumusunod na programa at patakaran. Una, pagpapaunlad ng sistema ng patubig o irigasyon sa buong bansa na kailangan sa pagsasaka. Ikalawa, pagpapagawa
ng mga lansangan upang mapabilis ang sistema ng transportasyon, partikular na ang farm to market roads. Ikatlo, pagsasagawa ng lingguhang pag-uulat sa taong bayan sa pamamagitan ng radyo at pahayagan ukol sa mga gawain ng kanyang administrasyon. Ikaapat, ang pagtatatag ng PACSA o President's Action Committee on Social Amelioration. Ito ay itinatag upang matugunan ang pangangailangan ng mga mahihirap na mamamayan. Panlima, ang pagpapatayo ng mga bangko rural na nagpapautang ng kapital sa mga magsasaka. Pang-ani, ang pagtatatag ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At pampito, nilagdaan niya ang Magna Carta of Labor at pinagtibay rin ang minimum wage law na nagtatakda ng pinakamababang pasahod sa mga manggagawa, guro at iba pang kawani ng pamahalaan. Ngunit sa kabila ng ginawang pagsisikap ni Pangulong Quirino na paunlarin ang kalagayan ng ekonomiya ng bansa, ay patuloy pa ring dumanas ng hirap ang mga mamamayan dahil sa kakulangan sa bigas, mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin at kawalan ng trabaho ng mga tao. Dahil dito, noong Pebrero 1950, si Pangulong Quirino ay nagtungo sa United States upang humingi ng tulong pinansyal. Bilang tugon ay nagpadala ang United States ng isang misyon sa Pilipinas. Ang misyong ito ay naglalayong siyasatin ang kalagayang pangkabuhayan o ang ekonomiya ng bansa. Ang misyong ito ay pinamunuan ni Daniel W. Bell. Ayon sa misyong Bell, iniulat nitong hindi nagbago o mas lumaki pa ang suliraning pansakahan ng bansa kaysa noong 1946. Iniulat din niya na maging ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipino ay mas mababa kaysa rati. Sa kanyang 30 pagsisiyasat, iminungkahi ng misyong Bell ang mga sumusunod upang mapabuti ang kalagayang pangkabuhayan ng bansa. Una, pagpapabuti ng sistema ng pananalapi. Ikalawa, pagpapabuti ng paraan ng pagsasaka. Ikatlo, pagbubukas ng iba pang industriya. Pang-apat, pagpapataw ng dagdag na buwis sa mga kalakal na inaangkat maliban sa ilang pagkain at pataba. Panlima, pagpapabuti ng edukasyon, kalusugan at ang sistema ng mga pamahalaang lokal. At panghuli, ang pagpapautang ng $250 million para sa 5 taong programang pangkaunlaran ng Pilipinas. Bukod sa mga nabanggit na mungkahi, ay iminungkahi rin ng Misyong Bell ang pagbibigay ng tulong na salapi kung masusunod ng pamahalaan ng Pilipinas ang mga mungkahing ito. Noong Nobyembre 14, 1950, nilagdaan ang kasunduang Quirino Foster. Layunin nito na maipatupad ang mga mungkahi ng Misyong Bell batay sa mga sumusunod na kondisyon. Una, pagpapatupad mula Enero 1,
1951 ng makatarungang programa ng pagbubuwis. Ikalawa, ang pagpapatibay ng batas na pinakamababang pasahod para sa mga manggagawang pansakahan. At pangatlo, ang pagpapatibay ng Kongreso ng Pilipinas ng resolusyong magsasagawa ng mga hakbang para sa pangkalahatang pag-unlad ng kabuhayan at lipunan. Natupad ng pamahalaan ng Pilipinas ang kasunduan. Noong Abril 27, 1951, pinagtibay ang kasunduan ng pagtutulungang pangkabuhayan at teknikal ng Pilipinas at United States. Noong 1952, iniulat naman ng Mutual Security Agency ng United States na mabagal pa rin ang pagpapatupad ng Pilipinas ng programang pangkabuhayan. Nagbigay ng tulong pinansyal ang Amerika na $77 milyong na tulong. Ayon naman sa mga pinuno ng bansa, hindi nila naibigan ang sistema ng pagmamay-ari ng lupa at pagsasaka na ipinatupad ng Mutual Security Agency. Sinabi nila na ang sistema ay nakahadlang sa pagpapalaki ng produksyon at higit na nakapagpalaganap ng komunismo sa ating bansa. Upang masolusyonan ang suliranin hinggil sa banta ng komunismo, sinikap ng administrasyon ni Quirino na makipag-ugnayan sa maraming bansa, di lamang sa Asya, maging sa ibang panig ng mundo. Sa panahon ni Quirino, nangyari ang unang pagpupulong ng mga bansang Asyano. Ito ay naganap upang pag-usapan ang pagpigil sa paglaganap ng komunismo sa Asya. Kaugnay din ito na natili ring aktibo ang Pilipinas bilang kasapi ng United Nations. Nahalal si Carlos P. Romulo na ika-apat na pangulo ng United Nations General Assembly. Siya ang kauna-unahang delegado ng mga bansa sa Asya na nahalal na pangulo. Isa sa mga ginawang hakbang ni Quirino upang masugpo ang paglaganap ng pananalasa ng mga hook sa bansa ay ang pagpapalabas niya ng proklamasyon noong Hunyo 21, 1948 hinggil sa pagbibigay ng amnestiya o pagpapatawad sa mga kasapi ng hook na magsusuko ng kanilang mga sandata sa loob ng 50 araw. Bukod dito, pinahintulutan din si Luis Taruk at ang iba pang kasapi ng Democratic Alliance na nahalal na kongresista na muling maupo at tumanggap ng kanilang 3 taong back pay. Inatasan din ni Pangulong Quirino ang kanyang kapatid na si Magistrado Antonio Quirino na makipag-usap kay Luis Taruk. Sa kanilang negosasyon, nabuo ang mga sumusunod na kasunduan. Una, ang pagbibigay ng amnestiya sa mga hook. Pangalawa, pagpapawalang bisa sa mga kasunduang nakasaad sa Batas Kalakalan Bill at kasunduan ukol sa mga base militar. Ikatlo, pagsugpo sa mga katiwalian at anomalya sa pamahalaan. Pang-apat, pagpapalawig sa demokratikong kalayaan at pagpapatupad ng reformang panlupa. Subalit, nabigo ang amnestiya sa layunin nito. Sa 50 araw nito, muling naglaban ang mga hook at ang pamahalaan dahil ayon kay Luis Taruk,
hindi na ipatupad ni Pangulong Quirino ang mga pagbabagong hinihiling nila. Kaya napilitang gamitan ng dahas ni Quirino ang mga hook. Sa payo ng mga Amerikano ay pinili niya si Ramon Magsaysay bilang kalihim ng tanggulang pambansa upang supilin ang mga hook. Sa matalino at maimpluwensyang pamamaraan ni Ramon Magsaysay ay unti-unting napasuko ang mga hook sa pamamagitan ng programang EDCORE o Economic Development Corps. Ang lahat ng nagkusang magbalik ng armas ay binigyan ng amnestiya at pagkakataong makapamuhay ng tahimik sa pamamagitan ng pagkakaloob ng lupang masasaka upang makapagsimulang muli ng mapayapang buhay. Dahil sa pagkagupo ng kilusang hook ay muling nanumbalik ang katahimikan at katiwasayan sa bansa. Nasiyahan ang pamunuan at ang taong bayan sa kapayapaang umiral sa bansa. Higit na kinilala ang napakahalagang papel na ginampanan ni Ramon Magsaysay. Subalit kung naging matagumpay ang kampanyang pangkapayapaan, ay bigo naman ang pag-unlad ng kabuhayan sapagkat naging laganap ang katiwalian sa pamahalaan. Kaya bagamat tumakbong muli si Elpidio Quirino sa pagkapangulo noong taong 1953, ay hindi siya nagwagi. Sa halip ay tinalo siya ng kanyang dating kalihim na si Ramon Magsaysay. Ngayon, alam na natin ang mga suliraning kinaharap at ang mga programa at patakarang ipinatupad ni Pangulong Elpidio Quirino. Palawakin pa natin ang ating kaalaman sa pamamagitan ng talakayan. Muli, ako si Teacher Alvin. Ang inyong gabay sa pag-aaral ng Araling Panlipunan. Radio Alvin.